welcome guys to another episode of MSC Podcast. Thank you guys sa suporta at tulong na ibinibigay nyo dito sa amin channel. So today we have our guest. Our guest today is Mark Martinez of Mark Cars. What's up, yo? Yes, sir. Yeah, so today, to kasama din natin ang always present natin mga kaibigan, Justin Buzzhide. What's up, guys? Alex Lim of Banawi Boy. Yeah, what's up, bros? And Kevin Carlos of Stance Pilipinas. So yun, Mark, kamusta, bro? Alright, bro. Bro, maraming salamat muna for giving me an opportunity to be here with you in your podcast, pare. I'm so excited to everybody, diba? Maraming salamat. Isa sa mga pinaka-premyadong car dealerships natin dito sa Pilipinas. And thank you, Mark, for coming here to guest on our podcast. Thank you, bro. Alam mo, it's a big opportunity for me to be part of this podcast. I mean, I'm very thankful you guys, everybody here, for giving me opportunity. Definitely. And yung time nyo. Thank you. Right, thank you. So, pare, tell us about Mark Cars. Okay. Mark Cars is a car dealership who buys and sells cars from the lowest end to the highest end. And my showroom can be found in Pituazon, Cubao, Quezon City. So yung mga naghahanap ng kotse dyan, from the lowest end to the highest end, Mark Cars is the place to go to. And of course, sa mga nagbibenta dyan, tawag lang kayo, I'm right here, Mark Cars. So kumbaga, hindi lang pang high-end, di ba? Hindi lang pang mga low-end then, of course. So that's a wide variety. Yes, we cater, we cater all class. I mean, meron tayong auto doon na ngayon I have a Mazda 3 around 200,000. Oh. Wow. Two months ago, I have a Lancer Pizza Pie, 78,000. Oh. Wow. Imbis na magmotor kayo, mag-Lancer ka na. Kumbaga, wide variety talaga. Yes. Kumbaga, hindi lang makikita sa showroom mo, puro high-end. Yes. So, that's may good, mga high-end din. May mga high-end SUVs, Lexus, yes. Iba-ibang brands. Ilang years ka na sa industry na? Mark Cars started way back 2009 or 2010. So most probably around 13 years. 30. Pero I've been doing buy and sell when I was in high school pa lang. Wow, yeah. Grabe. High school, no? High school. Wow, hustling na buy and sell na tayo. High school, hustling na. Ano yung pinakaunang auto na nabenta mo? Pinakaunang auto, hindi ko makakalimutan yon. It's a 1987. It's my edad. Birth year natin yon. It's a Nissan Datsun pickup. It's Nissan Sunny. Sunny. Pickup. Nakikita nyo guys yung mga pang PLDT na two-door. Tapos mahaba yung long bed. Yun yon. Minomodify na yun. Magkano mo na benta yon? Actually, if kikwento ko sa inyo story nun, unang-una, actually dealership yung dad ko. Dad ko yung nag-encourage sa akin. So you're in the dealership talaga na talaga? Car scene. When I was grade 4 pa lang, salesman na ako ni dad. Grade 4? Grade 4. Ako na yung kumakausap ng auto. Ako yung nagsastart. Ako yung nagde-demo. Ako nagbubukas ng engine. So yan. Yan ang mga nire-review ko kung ano yung details para yun ang sasabihin ko sa kliyente. Tama. So going back to your question, nabili ko yung, sinabi ko kay dad, dad, may binibenta sa akin yung customer mo. Kasi syempre, doon ko nakilala eh. Sabi sa akin ng customer, iyo, nakailang auto na ako sa iyo. May commission ka ba sa dad mo? Siyempre, oh, meron. 1,000 kada auto. Wow. Malaki yun. Malaki yun. 1,000. Hanggang sa nakaipon ako, tinanong niya ako, iyo, magkano na pera mo? Sir, nasa 20,000 yung nasa bank. O sige, may ibibenta akong auto sa iyo. Pero magpaalam ka kay papa mo kasi suki ako ng papa mo eh. Ikaw ang salesman ko. Tanungin mo kung pwedeng bentahan kita ng auto. Okay. Nagpaalam ako kay dad. Dad, may hindi daw siya umaandar na Nissan Sunny pickup taga Fairview. O sabi naman ni dad, all support. Sige, magsama ka ng driver, magdala ka ng baterya, magdala ka ng panghatak. Pinuntahan namin ng driver. Binibenta sa akin yun, 25,000. Ihulaan nyo bro kung magkano ko nabili. 10,000? Hindi naman. Baka sinuntok na ako. Ay, na ako ng 18,000? Nakuha ko, actually, unang tawad ko, 10,000. Sabi nung matanda, sabi niya, iyo, tinutulungan na kita magnegosyo. Sasagarin mo pa ako ng 10,000, di ba? Nakakatawa. So, nagdagdag ako ng 2.5. So, 12.5 naman. 12.5. So, pinapastart ng driver, pinapastart ko, ayaw mandar. So, dumating sa point na kailangan ng hatakin. Nag-arkela ako ng jeep, ni Fairview, papunta ng Quezon ng pabalik sa amin. Arkela ako, 500, hinatak. Ayun, tapos medyo butas yung sahig, inayos konti, battery, palit, fuel pump, the usual, carburetor eh. Oo. And then, nabenta ko ng 38.
Wow. But that's the good part there is, hindi mo siya, talaga inaayos mo muna, boss. Ayusin, kasi syempre, you care about your customers. Yes, yes. That's lalo na ngayon, when I was able to build a name sa car industry na Mark Cars. Yes. I always keep in mind that I put myself in the customer situation. Oh, that's yes. Parang whatever is, wala tayong itatago, wala tayong para kumita lang. Minsan nga, sa dami kong paayos, sa paganda, natitira na lang yung parang wala na, parin na lang. Panggas na. Hindi, totoo. Nangyari yun. Nangyari yun sa akin recently. Ha, yung with this, ako, ito, yung parang Nissan Sentra. Pina-leather ko yung loob, sidings, palit ng gulong. Paayos ako ng paayos in everything. So pero nung hindi ko naman kasi alam yung capital eh, sabi ko mura ko naman nakuha to. Hindi ko ina-expect na ganun na kalaki yung cost. Ayun, parang nung pagtotal ko ng kinita, imagine parang 200,000 yung worth of the car. Bro, kumita lang 18. Wow. 18. Grabe, pero, no? At pero, least hindi lugi. At least hindi lugi. Pero alam mo yung effort na ginawa mo yung auto ng 3 months eh. I mean, you have other cars that are higher end. Parang inuna mo muna to, kumari may natutulog ka doon, let's say an expedition na worth 1 million, 2 million. True. Inuna mo yung 200,000. Parang sana hindi ko na lang inuna to kasi 18 lang yung kinita ko. Yun. Same work din naman, 'di ba? Pero bro, yung itino matanda, gante nga. May review pa tayo sa video. That's a good so, yun part. Sulit. Oh, yes. Pero doon nga rin napoprove na kahit low end, pinagagastos mo pa rin, boss. Kumbaga hindi mo sa binibenta as is. Saka allergic ako yung mga kahit mga kapal yung gulong tapos expired, bawal yun. Yes. Wow. Quality safety at its finest. Safety pa rin ng customers. Pati yung mga CASA records, when I, for example, I acquire a car, importante sa akin na ma-check ko lahat ng PMS, kung walang dinaya, kung walang inatras, yun yung importante. Yes, kasi it's been an issue yung mga pag, ano ng mileage and also. Magre-reflect sa akin yun eh. Yes. Diba? Pag halimbawa, nabili ko, hindi ako nag-check, tapos may gumalaw pala previously. Sa akin po pa ito. So, pagka may mga customers ka na nagre-reklamo, ano ginagawa mo dyan? Like, how do you deal with them? Actually, to be honest to you, tinatansya ko minsan yung customer. Eh. Kapag alam ko na medyo ganito yung customer, hanggat maaari, hindi ko umaatras muna ako. Kasi pag ako yung humarap, binigay ko na yung kamay ko, binigay ko na yung braso ko, buong katawan mo kukunin na nun. So, pinapakausap ko muna sa sales natin. Tapos pag may problem na, ako nahaharap. Doon ko naman na napapacify. Na pagbibigyan natin sila, nagiging happy naman sila sa desisyon. Tama. Pero at least ganun, you have a team already for this Mark Cars trading. Yes, I have a team for sales. And then, ako pa rin personal yung nag-check ng auto if I'm gonna acquire a car. Ako nag-test drive. Actual, ha? Tapos I list all down the pintas that I see. Yes. I put it on my notes and then I forward it to the office and the office will be the one to deploy. Kung sino man yung guy ko sa interior, guy ko sa exterior, that guy ko sa under chassis, sa painting. That's a question. Like, kasi madami din yung mga ibang taong bibili ng auto. Ano ba usually kailangan natin tignan pag ano? Pag nag-check tayo ng mga second-hand cars. Basic tip. Unang-una, pag bibili po kayo ng sasakyan, tignan nyo muna yung background ng seller. Yun muna yung number one, kahit gano'n pa kaganda yung auto. Tingnan nyo yung binibilan nyo, kung legit dealership pa yan. Tingnan nyo yung reviews nila. Number two, tingnan nyo kung may pwesto. Kasi kung halimbawa pong yung baka fly-by-night yan, bilhin nyo ngayon, bukas may problema na pagbalik nyo dun, wala na siya. Yun lang. So kawawa po kayo. So, yung mga ganyan, yung question mo na, what's your question again? Yung tips for checking cars. Okay. Checking cars, una, whatever model it is, tawag kayo sa kasa. Alam ko, for example, Toyota Fortuner, may na-acquire tayo. Kailangan may isa sa staff ko na tumawag sa lahat ng kasa para ma-check ko kung saan siya nagpapa-PMS. Kasi kung nahuli mo bigla yung natawagan mo yung Quezon Ave, nandun na lahat yun eh. Yes. So malalaman mo kung hanggang saan siya nagpapakasa. Oo. So yun yung number one, check mo yung records. Tapos number two, chine-check ko kung original yung paint. Number three, basic sa cosmetics. Tingnan mo yung manibela, kung di pa makintab, kung di pa na-reupholster. Lalong-lalo na yung mga pedal pad. Yung inakapakan natin. Namuputpud yun. Namuputpud. Lalo na yung tinatapakan nyo ng carpet. Yeah. Yes. Nagkakaroon ng bilog yan. Nagkakaroon ng bilog yan. Pero milya niya, 20,000. Kalukuhan. Atras yun. Hindi lahat sinecheck yun, boss. Hindi lahat sinecheck yun. So those are the basic things that ano. Tsaka depende din. I always like to go for first owner cars. Mahalaga sa akin ang papel, ha? Yes. Sometimes there's a car that is really nice, pero kung di nakapangalan sa'yo, I'm not eager to acquire your car. Yun yung solid kasi talagang alam mo yung mga ano eh, mga dapat tignan. So talagang lahat ng kotse mo sa showroom mo,
Talagang quality. Hands-on. Hands-on ka. Ayan, hindi tayo pwede mapahiya. Oh, kliyente. Nasisilip ko talaga. Nasisilip ko talaga, kailangan eh. Isa lang pagkakamali, bro. Wala na lahat. As you mentioned earlier, di ba, na unang trabaho mo, ahente ka ng tindahan ng airpot mo. Ano yung pinaka-solid na lesson na natutunan mo sa airpot mo na hanggang ngayon dala-dala maganda mo pa rin? Maganda yung tanong ni Brian. Actually, gusto ko rin yung tinuro sa akin ng tatay ko, gusto ko rin ituro sa mga gustong mag-buy and sell. Number one, wag ho kayong bibili ng auto. Number one, mag-check kayo ng papel. Aanin mo pa ang gano'ng kagandang auto, gano'ng kamurang auto kung hindi maayos ang papel niya. Yes. Oh. Number two, huwag ka kukuha ng baha. Hmm. Tapos huwag ka kukuha na may aksidente. Normal lang ho yung mga galos-galos. Yes. Mga sagi-sagi. Pero yung tipong nawasak, tumaob, tapos sasabihin mo sa customer, sir, napakaganda ng otong yan. Walang tama yan. Kahit katukoy niyo pa, naku po. Pero ano ba? Yun yung iniiwasan ko minsan nga pag may collision agad na medyo malaki na tumama sa frame ng headlight, hindi na ako kukuha nun. Oh. Tapos, huwag kayong magpapautang. I mean, basic, if you're starting, even if how close you are to the person, kaliwan, bibili ka ng auto, gusto mo, syempre dapat may budget ka pang bili. That's right. Don't buy what you can't afford. Diba? Yeah. Yes. And these are all based on experience. Yes. I'm sure pinagdaanan mo yun na may tropa na umutang tapos hindi na bayaran. So, wala. So, based on experience yun. Tapos si dad talaga, parang minsan nga, there are some friends or clients na, why am I so strict with the papers? Mm-hmm. That's how it is eh. Yes. Diba? Bakit mo isi-shortcut? Yes. Okay. Bakit mo palulusitin? Eh, yun naman yung tama eh. Oo. So parang ganun. That's a good lesson. Kasi hindi lahat ng buwibili ng kotse is that strict like you are. Mm-hmm. And yun, para sa akin, yung dating mo when you tell it to me is like, somehow, mas naiintindihan ko kung bakit ka nandito sa larangan na to. Like the buy and sell thing. Yeah. And sama kung ako yung bibili, pag pumunta ako sa'yo, somehow, maiintindihan na natin na the trust is very, very important. Yeah. Totoo yun. I like it. There are times that, most of the time, I have clients na, is this a one-time buyer? That's it. Mm-hmm. I get offended when you go to my showroom and I don't close the deal. Kasi bakit? Wala kang may pipinta sa auto ko eh. Mm-hmm. I'm not having problems with selling. Mm-hmm. I'm having problems with how to acquire a good car. Kasi marami po akong nire-reject. Marami akong nire-reject. I mean, ayokong kumita ng malaki na may galit sa'yo. Mas maganda nang kumita ka ng maliit, pero yung customer mo na yon, kikwento niya sa kapatid niya. Kikwento ng kapatid niya sa isang in-law niya. Kikwento niya sa kapitbahay niya. Hanggang iayabang niya na yun sa buong barangay nila na yung buong barangay kay Markers na. So, sa lahat ng mga bata na gusto magsimula magbenta ng auto, take tips from Kuya Mark. Yes. Ito, pinagdaanan na yan. Isipin nyo, galing pang, yung mga kaalaman niya ngayon, ang galing pa sa airpot niya. Oo. Pati yung mga documentation ni Papa, lahat yun, kinulide ko. Ang problema ko lang, syempre, minsan nabibentahan ko kapwa dealer, nakokopya na rin kung ano yung mga nakalagay dun sa mga agreement. Well, good practices. Yes. It deserves to be, parang the best compliment that you can do it is actually implementing or copying these certain practices. Tama. Yeah, and kung may mga gumaya na sa'yo nun, pare, take it as a compliment na kung natuto itong mga basahin. Pero minsan yung, let's say, sa mga gumagaya, minsan nakaka-hurt din eh. Kasi minsan, kailangan mo gumawa ng sarili mong diskarte. Parang everybody's doing this. Everybody's doing that. Yeah. You remember the car finder days? Yes. Kailangan mo minsan mag-add sa car finder. Magsisend ka ng picture. Parang syempre ngayon, new generation, lahat nandiyan na sa phone natin. Uh-oh. So kailangan natin i-maximize yung marketing strategy. Oh, if I may, I saw some of Boss Mark's posts, obviously on Facebook. Siyempre, kalat naman yung mga units. I saw you're very, very descriptive. Like, lahat nakalagay talaga dun sa post. Like, nakita ko nandun lahat yung engine, specs, whatever. Specs. Yeah, complete talaga specs. Hindi lang isa-isa, like, buo, maiintindihan mo yung kotse, which I really like. Uh-oh. Kasi, nandun na eh. Medyo nandun na nga papasok yung kailangan mo na lang magbasa. Correct. Mami magtatanong pa rin yan, magkano po? Mga ganyan. Nandun na yung presyo, tapos tanong pa. I never post without pricing. PM is the key. Wala. Pahit ng presyo, di ba? Exactly. Yan na yun. Para pantay-pantay. Malaking bagay yun, boss. Kasi for me, parang yung iba kasi, pag walang presyo, yung iba, pumapatong, ganyan. Sa'yo talagang naka-post, boss. At saka, number one sa akin, yung
uniform picture. Yes. Yeah. Or when you go to my page, all the angles of the car is the same. Yeah. The details, I make it personal. Ako gumagawa nun. Wow. So medyo yun yung pinakamatrabaho na yes, work. Yes, mahaba yun, boss. Picture, medyo ako rin yung kumukuha nun. And number one sa akin yung ano, bro, yung marami talaga nag-a-apply ng mga agents. Na, sir, pwede ko bang i-repost? Sa mga nanonood ng mga agents, pasensya na kayo. We have exclusive agents. Kasi bakit po? Ganun lang po ang pag-iingat ko sa na-build kong pangalan. So, yes, yung dalawang, dadalawa lang po ang agent ko. Kaklase ko po nung high school, simula kinder hanggang high school, Lasalista, at saka yung isa kong agent na kaibigan ko sa grupo ng mga auto. Tinuruan ko, pinalish ko, hinasa ko. And now they know, sila na lang. Kasi huli ni nila yung kiliti ko tsaka yung do's and don'ts ko eh. Galing-galing bagay yan. Speaking of a family affair, nakilala ko kayo way back in the day pa eh. During Team Extreme days. Correct. And alam naman natin yung kapatid mo din is also in the business din of cars. Si Kuya Way, oo. Doon kayo nakilala eh. Pretty much dun sa, yun nga, buy and sell ng auto, tapos yung mga tambay-tambay dyan. Yan. Doon ko nakilala to eh. Sa mga gas station, sa mga sulok-sulok eh. Nakikita ko siya doon. Kasi wala pa akong kotse. Sabi ko, okay, gusto ko maging ganyan. Gusto ko ng ganyan. So, anong kotse ni boss nung mga panahon na yun? Ako yung BM. Yun, BM, inabutan mo. Nagsimula tayo. First car ko, bigay ng parents ko, Civic Hatchback. 1.3. Guys, wala pa akong pera noon. Binigyan ako ng parents ko ng Civic Hatchback. Siyempre, unang gagawin natin. Gusto natin pogi eh. Mm-hmm. Yes. Ano bang budgetarian pogi? Putol spring. Putol springs. 800 lang sa Banawi. Sa sulong-sulong. Putulan mo yan. Yan yung pinag-uusapan namin last tapos time. Tapos nakasalang. Yung kumbaga, lahat tayo dumaan sa mga ganyan, boss. Di ba? Walang tunog kotse natin. Putol tambucho, 50 pesos lang eh. Diba? Scab. Kumbaga kahit si Boss Mark pinagdaanan yung ganun. Tahimik masyado, putulan mo mas malapit sa handbrake para medyo mayanig, diba? Kaya pala. Ganun pala yun. Anong year yung Civic lumabas? Binigyan ako ng parents ko ng car. It's a challenge, you know, okay. Sa mga nag-aaral dyan. And you want to... Number one talaga, kailangan nyo mag-aaral mabuti. Chinalenge ako ng magulang ko eh. Parang, Mark, bibigyan... Ang hinihiling ko lang ng grade 7 graduation, tinanong, anong gusto ko? Ay, gusto ko 8210, yung maliit na cellphone ng Nokia. Mga 25,000. Eh, yung nanay ko, umintrada na parang, hindi, bibigyan kita ng kahit anong gusto mo, basta pocketing mo kami ng stage sa graduation. Eh, sa totoo lang, hindi naman po ako magaling sa academics. So, binasa ko talaga yung handbook ng Lasal. Kung sa grade 7, ano-ano ba yung pwedeng award. Ang nakita ko, leadership award. Eh kahit hindi ka naman magaling, kung may leadership quality ka, makukuha may award. Nag-student council ako. Discarded. Nag-excel tayo ito na sa student council. Tapos syempre, medyo maganda student council kahit may test. Mga kaklase mo, nagtitest. Ikaw, nandun ka lang sa opisina, nakaupo. Di ba? Discarded. Diba? Tsaka magagamit mo siya sa buhay talaga. Oo. And then yun, sabi ko, ma, handa mo na yung kotse ko. Ha? Nung una, parang ayaw nila maniwala. Ito yung... formal invitation. Nandun yung pangalan ko, Mark Martinez. Mapakyat kayo, boss. Oh, yung kuya ko pa, Mark, ako na bahala kay mama. Bubuyuin ko na yan. Ayun na. So, pagbaba ko talaga ng graduation, nandun talaga yung car. Wow. Yun talaga. So, ilan taon ka niyan? Huwag na natin sabihin yung edad, pero... Grade 7 eh. So, compute nyo na lang. Baka ano eh, makita nyo masyadong bata, may sasakyan. Yun ang chinalenge sa akin ng parents ko. So, syempre, binigyan ako ng kotse, gusto nating pormahan. Anong gagawin natin next? Kailangan natin gumawa ng pera para mapormahan yung kotse natin. Yes, hindi naman manggagaling sa parents natin, mapahingin pambili ng mugs. Walang ganun. So, speaking of, you were working with your dad before, no? Magkano yung commission na binibigay sa inyo? 1,000 per car. Tanda-tanda ko yun eh. Kukomputing ko sa inyo, ha? 1,000 per car. And kailangan ko, syempre ako target ko makabenta ng isang auto sa isang linggo. Tapos, pag summer, 100 pesos per day. So, ilang araw yun? Kasi syempre, gimmick natin, Sabado eh. So, Monday to Saturday, 6 days. 600 na yun. A week. Di meron na akong panglabas ng sa girlfriend ko noon. Eh, pag nakabenta ka pa, 1,000. May 1,600 ka na. So, mapapakain ko na yung girlfriend ko ngayon sa Max niyan, hindi na McDo. Pag nakabenta, medyo high-end. Makikita na kita sa sorry nun pag Sabado. Oo, makikita mo na ako. Tsaka medyo mataas-taas yung gasolina natin, mga lagpas 1-4. Pero galing kasi doon pa lang talagang grind na, boss. Hindi, talaga siya. Galing. Na-train talaga ako. I'm very thankful with my parents na-train nila ako.
Kaya ako, I mean, on experience, training grounds nyo talaga yung bahay nyo, yung magulang nyo. Kung di nyo susundin yan, true. Wala. Walang true, mangyayari. True, true. Diba? Kung wala kang disiplina, hindi mo susundin yung magulang mo, hindi ka papasok sa school, hindi ka mag-aaral. Wala. And kung ano yung kinalakihan mo, yun na yun. Dadalin mo na yun hanggang pagtanda mo. Kung talagang barumbado ka, wala kang respect or hindi ka disiplinado, hindi ka magkakaroon ng magandang negosyo. Hindi ka re-respetuhin ng tao. Totoo yan. Totoo yan. So yun. Maiba ako, boss. Narinig ko kanina kay Brian, like, the extreme? Team extreme. Team okay. Extreme. Gusto kong team marinig extreme, to. Team extreme, nako. Umabot yata yung kami ng members more than 70 to 80 members. Wow! Ang founder niyan, si Kuya ko, Kuya Wei, mahal na mahal ko yan. May one and only brother, si Kuya Wei. Ang pumutok sa amin na kotse noon is yung Wei 111 na purple na SIR. Wow! Medyo nag-viral din yun. Kasi, nabaril si Kuya doon, ako yung nagda-drive sa tabi ko. Yun. First owned, no? Kasi plate. Second owner, pero pwede pa mag-change plate nun eh. Yes. Pwede pa mag-change plate at that time. Ang unang ano, syempre si Dad, full support sa amin. Dealer ng auto, mahilig sa auto. Si Dad ko, parang konting bayo, anak, bibigay ko sa'yo yan, change color natin kay Atoy. Kulay purple-blue. Kami yung unang may ganun. Sige, kaya ka supportado kasi yun yung mga hindi nagawa ni Dad siguro nung time niya. Binigay sa amin, kaya very thankful ako. And at the same, di naman kami naging laki sa layaw, yun ba yung term? Yes. So, ngayon, kaya yung parents ko, I'm the one giving them back now. Yes, diba? That's a good thought. To be thankful din. Ang extreme going back, nasa mga ganyan yan, 50 to 80, pupunta kami ng Shell. Saan Shell kayo pumupunta nun? Sa White Plains. Tapos, White Plains na laging alam ng mga tao to. Sa St. Ignatius, puno yun pag nandun. Yeah. Tapos mga, naka-massive pants dapat tayo nun. Elephant pants. Saka naka-abit, naka-K-Swiss ka nun. K-Swiss. Yung bagay yun. Pag bilhin ka rin nun. Diba? Back then. Classic, no? Anong year to? Malik, mga 90... hindi ko na matandaan. Mga ano, mga 20, mga early 2000s. Hindi, kasi SIR 99 eh, lagay ko. 99. So, early 2000s. Okay, ganun ko lang. 99 eh. Disclaimer, 99 ang SIR. Nagkakilala tayo, college na ako nun eh. Hindi yata. Pa-college, so high school pa lang ba? High school pa lang. High school. Ako mga grade 3. Grabe, no? High school. Ito, grade 3. Naglalakad ako nun, tinitingnan ko talaga sila nun, Team Extreme. So, kung nakikita ko, wow. Iba yung dating sa akin when I was a kid, seeing them. And then, pag nagda-drive kayo, hindi na ako nakakasama kasi bata pa nga ako. Nakita ko lang sa kayo, magda-drive sila. Saan kaya sila pupunta? So, hindi ko like, kumakarera kayo noon dati? Ano yun? Ang tambay noon, simula tayo ng mga 10 early ka na noon, doon sa Shell. Park ka na dyan. Kami lang nandun halos nandun. Lahat yan may Extreme na visor na sticker. Halos Civic, may iba naka-Lancer. Tapos, pag sinabi ni Kuya, since siya yung founder, baba na tayong Libis. Pucha, siyempre, pagbaba mo ng Libis, traffic na yan. Nandun na yung Cactus. Diba? Ay, nabutan niyo ano yung Cactus? Ano yung bar? Nandun. Blue Onion. Culture Club. Blue Onion. Blue Onion, diba? Dapat medyo iikot ka dun para medyo yung mga gawaing mga bayo-bayo nun, diba? Naka-windows town kung nakabukas yung sunroof. Kasama sa pagkabata yun eh. Yes. Diba? Totoo. Kasama. Tapos ikot na kami ng Libis. Dun na yung ano, nandun na yung street race. Nasa Libis. Inabutan niyo ba yun? Bray, inabutan mo yung U-turn lang kayo ng U-turn. Hindi ako nakapanood dun eh. Pero may mga kaibigan yun tayo na... Yun ang pinakamasaya. We heard a lot of things from White Plains to Libis. Green Hills pa. Green Hills. Green Hills. Yes. Yung White Plains na yan, parang panahon pa ng airpot ko din yan. Pari, kinukwento ko sa akin. Ganun nakatagal. From White Plains, tapos papunta ng EDSA, doon ka mag- Yun ang ikutan. I mean, when you, during my time... Diba, parang straight, diba? U-turn ka dito, tas U-turn ka dito. Kung sino mga tapat mo, kalaro mo na yun. Yun na yun. Ah, talaga? Wala. Wow. Sorry ka pag bilang nakatapat mo, yung mga makikita mo ng mga sagad. Sorry ka na lang. Kumbaga, paunahin mo na siya. Bitaw na lang talaga. Oo. Iba rin yung scene nila. I'm curious, Like, sa ganun, nung panahon na yun, is it mahirap ba yung malinyahan nyo doon, ganun? O talagang paglapag nyo, alis? Alam mo sino nagdala sa... Alam mo ba't kami na-hook ng kapatid ko dyan? Dinala kami ng nanay ko tsaka tatay ko doon. Terence mo pa nagdala sa'yo. Wow. Ano? Isipin mo kung anong dala namin kotse nung una. Land Cruiser. Na Dubai, na diesel. Anak,
subok natin. Sabi ko, papa, mukha tayong iwan nito. Hataw kami doon. Isipin mo, yung ano mong mabagal na sasakyan ng mga panahon na yun, hindi pa namin maabutan. So talo, sabi niya, next week, anak, balik tayo. Meron tayong galant na VR6 doon. Mm. Diba? Yung parang... Oo, yung pating. Yung Ray-Ban ba yun? Yes, yes. Yung Ray-Ban. Maganda yun. So syempre, matulin-tulin na yun. O di, balik kami doon. Nandun na naman parents ko. Silang dalawa, kami ng kuya ko. Nananalo na. O di kaming magkapatid. Ang saya-saya sa likod. Nanalo yung magulang namin eh. Ikot ka lang ng ikot. So, kaya lang, kumbaga sa 10 ikot namin, mga dalawa lang nanalo. Kaya medyo masama loob namin. Kaya yung kotse na namin, ayun na. Sa to, sa White Plains mismo to? Sa White Plains mismo. Correct. Talaga. Wow. Yung kalye nun, sobrang patag pa yan. Tsaka wala pa masyadong yun traffic. Yun na siya. Actually, may hams pa nun. May hams. Ngayon, wala nang island eh, di ba? Wala na. Wala may na. Island, may island siya nun. Hmm. Kasi ako, as I've remembered, siguro mga 3-4 years ago, may mga nagyaya lang dyan sa White Plains. Tapos, ngayon, sobrang selan na nila sa mga pagbitaw, yung mga ganyan. I've heard. Kaya ako napatanong sa'yo, ang ganda nung flow nyo pag lapag nyo. Yun alis na. Wala na usap-usap. Hanggang nawala na nang nawala. Kasi, syempre, sa totoo lang, it's not nice. It's not nice to do that. Yes. Delikado. Yes. Syempre, kasama na nga sa pagkabata yung mga ganon, pasaway. Uh-oh. Ano yun? Masaya. I mean, kung anong ikot mo, tapos hanggang sa nawala na, kasi may nagbabantay na na ano, officer na police. Yes. Tapos alam ko, tapos lumipat, basta pag nagkahulihan sa White Plains, bababa na ng libis lahat yan. Libis talaga. Oh, no, ang U-turn mo na dun sa may Tiendecitas. Mm-hmm. Doon na yung U-turn. Tapos upa ka ulit, U-turn ka lang ng U-turn. Hanggang nawala na dun, lumipat na sa Makapagal. Nung, di ba dati, may legal na drug race sa Makapagal dati. Yun sa PDRF yung araw. PDRF eh. So, shoutout dun sa Imang Nonoy na sumalangit na dati. Siya yung ano, siya yung drag lord. Siya yung OG doon. OG na OG ng Mang Nonoy ng grabe. So no, hindi niyo na talaga, guys, never saw a PDRF race. Makapagal, I think I've seen some. Wala ako, wala. Because of my brother. So, lumalabas na yung edad pa. Pero yeah, si Kuya, as I've remembered, meron silang mga photos sa Makapagal with PDRF, with team H3 Auto Works. So, oh, yun. Bong sila. Hilario. Ang isa pa, kapag nung nauso yung Makapagal, sumabay na rin si Marcos. Yun na yun. Pero nung time na yun, medyo tapos na kami. Nung ano. So, kumbaga, boss, ikaw talagang na-enjoy mo rin. Na-enjoy. Kumbaga, imagine, I was really young that time. During that time span, hanggang, hindi ko na sasabihin kung anong, kailan tayo. Sabihin ko naman natin yung age ko. Basta nag-start ako 13. Wow. 13. Okay? 13 ako nag- kakotse, 13 ako bumitaw, natapos ako ng mga 17, 18, done na ako, ayoko na. Maaga na tapos. At kumbaga nasawa na. Oo. But the good thing about that, boss, is hindi ka agad technically natapos doon. We've known, like, ngayon, until now, you do build cars. Oh, yeah, oo. Like, those are good cars. Kasi mainit eh, mainit sa cars eh. Kasi yun nga, yung kapatid ko, na baril doon sa car, kasi medyo nakilala yung group, tapos medyo naging mainit, tapos bata ako, bata si kuya. So, dinivert ko sa car show. Nag-car show naman kami para medyo peaceful. Ito na yung walang init ng ulo. Naka-lambo doors. Naka-lambo doors yung BM. Pinerpol na yung SLR. What SLR. BMW is this, boss? It was a 1996 na E36 na 318 IS pero naka-M3 kit. Nilambo doors ko. Naka, yun ang uso nung time na yun, ha? 20, naka-glitters. 2004, 2005. Oh. Disclaimer. Kasi dati naman talaga uso yung mga, yan, underglows. Naka-new lights. Oh, yes, underglows. Tapos talagang need for speed vibe. Oh, may sticker pa ako ng kala mo, maapoy. Yes. Uso yun dati. Oh, uso yun. Yun ang, tapos na-divert na sa car show up to now. Yun, tapos recently, we'll say 5 or 6 years ago, VS Cup, pumasok ako sa VS Cup. Yeah, yun nga pala, also wanted to ask you. You're also a guy who's a speed nut, motorsports geek. Oo. Parang diba nagslalom pa kayo? Nagslalom pa tayo kay JP. JP Tuason, yung, ano ta pangalan tong, ano ni JP? Tuason Racing. Ang pa-event pa ni JP noon, libre auto bro. Alam niyo ba yun? Wow. Na, ang unang takbo sa Alabang, sa BGC. Is this the Ford Focus? Ford Focus. Yeah, Focus, yes. Ford Focus. Sumali ako dun. Bubunutan mo ng handbrake nun. Mga, okay siya. Kumbaga, kayo boss, hindi lang talaga buy and sell ever since you've been into cars. Yeah, even to my uncle. Nag-race kayo ever since. You've been with so
car shows. Yes. Plus yan, even on legal, of course. Like yes. yung mga ganyang... Yun na dapat ngayon. Legal yes. na. Yes. Para yes. safe yes. na lahat yes. ng totoo, ano. Totoo, totoo. Oh. Daming aksidente na nangyayari sa college dyan because of sometimes of us being responsible car owners, kumbaga. So if ever na, yun nga, kung may kakarera, do it sa track. Keep yes. it safe doon. Kahit ultimo sa track, diba? Yeah. Accidents there can also be pretty yes. crazy. Hmm. Correct. Yes. Yeah, motorsports, a dangerous sport. Hmm. So better na nagawin talaga yun in confined areas, yes. not in public roads where meron pa ka sa port eh. Di ba dati may drug race sa port? Dito sa yes, Port of Manila. Smoky Mountain yes. dati. Natatandaan ko kasi oh. tatay ko pa nagbibideo na sa amin noon. Inumula ng libis. Legal yun. Anak, sali na kayo dun sa ano, para legal. Ano. PDRF. 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 Lahat ng mga karera naman nung araw dito was really ran by Mang Nonoy, PDRF. Yeah. So, and that's legal, bro. Legal. Yes, legal. Legal to. Sanctioned events to lahat. So, yun nga, maybe we could get someone from PDRF on our next yeah. episode. Yung mga classic, share the classic stories. Oh. So yung mga, dun ko naririnig yung mga sikat na mga pangalan nung araw na yun. Yung mga yeah. shops tulad ng Redline, Auto yeah. Plus, H3. Oh. Yes, yes. Yan, Explorer. Meron pang N1R dati. Nasa Libis yun, sa may tapat ng Eastwood. Meron dun. I've so parang each decade talaga nag-iiba-iba yung na-highlight yes. na scene. That's a good thing. Galing, that's galing. Good thing. I mean, it's yeah. very nice na nung 90s, yun, racing, legal, mm-hmm. then naging show, tapos naging mga meet-meet, track, oh. drifting. So may story talaga yung car scene natin. No? Per yes. generation. Oh, galing, galing. I mean, from ako, back in the I like it nung ano, nung sa mga car shows, medyo doon ako medyo mas nag-enjoy kasi nakatulong sa business. Mm-hmm. That's good, that's good. You still do car shows still now? The last time was before the pandemic. So ngayon, I'm eyeing on doing it again. I have to be back on the scene. Para ano, para something new. Kasi dati parang nag-car show, marked cars. Okay, it's there. Tapos mamaya-maya, may mga dealership na rin na nag-car show. Ang ginawa ko naman, nag-VS Cup ako. Pero syempre, pag nag-VS Cup, hindi tayo dun para magpa-pogi-pogi lang. Kailangan natin manalo. So, awa ng Diyos. Manalo na. Manalo, galing. Champion tayo. Wow. Congrats, boy. Galing, galing. Champion tayo dun. That's a very good thing kasi hindi lang nakikita natin na yes, marked cars is there, pero yun nga talagang until now car shows, you're into it, like we've seen your build, like pumunta yeah. si Boss yung Mark Benz. Sa Stanford favorite yeah, yeah. ko yung oh. Benz na naka-air yes. na naka-air like oh. these his cars are like crazy oh. builds Alphard yes, yes. Alphard mo din, I really like the Alphard actually. Oh my, wala nga ako normal na auto, nagagalit ni asawa ko. Ito nga kanino, ito kanino first time ko makita ng auto na naka, dito sa Pilipinas na naka 28 oh. tapos naka 25 series na goma oh, 25 series. Let's emphasize pa. that's 28-inch wheels yeah. on an Cadillac Escalade. Oh. Wow. Baller. So, nalubak ka na? Oo. Pero din sa mags naman na yan, huwag naman sana knock on wood. Huwag naman dyan. Ito hindi pa. Huwag no? naman sana wag. Pero nabasagan na ako ng size 26 sa C5. Wow. Escalade. Yung Cadillac na, yes, yung mas lower. 25 more, series no? din yung tires. 30 naman yun kasi 26 na. Pero grabe, for at 25 and 30, tapos ganyan kabigat na auto. It's wild. Kumbaga, ito nga yung sinasabi natin na not all can pull off yeah. these kinds of builds. Mm. It's somehow more on your character. Yeah, yeah. And si Boss Mark, as I've seen, like, nung pagdating niya pa lang, grabe, yeah. iba na yung dati. It's really presence, nice. No? The presence is there. Totoo. Yeah. Tapos like 28-inch wheels are like, laki, mahal yun, pare. Mahal yun. Ang laki, mahal. And, ang pogi. And by the way, sinabi niya kanina sa akin, binaba mo pa yung kotse. Pa. Nilowered ko pa yung auto. Nagagalit na yung wife. Isipin mo, oh, nung binili yung Alphard, ah, okay na to, komportable. Hindi niya alam, order na lowering kit. Tapos ngayon, sabi ko pa nga, ma, bibilang kita ng brand new car, ha? Yan ang gift ko. So, anniversary gift pa yung kuno. Ha? Pero sa totoo lang, deep inside, siya yari sa akin. Sa car. So, alam na, bibilan ko na ito ng pyesa. Simula nung nilowered ko, ayaw na niya igamit eh. Yung Alphard, nakita ko yun one time. Pogi. Makalo ko, ikaw gumagamit. Yung pala misis ko gumagamit. Sabi ko, dito ka ba? Oh. Galing. Kumbaga, naka-lowered, naka-big brake, naka-kit from Japan. Talagang ano, kinumpleto ko. Galing, ang galing. Kumbaga, ang akin ang dating nun. Kumbaga, kung ako, nakikita ko yung mga coach yung banto, boss, nasa showroom din if I may ask some yes, of them. Yes, yes. Yeah. Kumbaga, akin, kung customer ako, normal customer, and then go to your showroom, nakikita ko na mahilig ka talaga sa kotse. It's a plus for me. Yes, definitely. Yes, kasi mahilig ka eh. Yes. Alam mo kung ano yung binibenta mo, boss. That's a very, very good thing for Mark Cars. Kung di naman sobrang baba tulad nung Ben, sobrang taas naman yung LC natin.
Grabe naman yung LC mo na yun. Oh. Parang yung kailangan mo ladder yata para makasakay. Maganda sa builds mo, iba-iba. May classic ka, meron kang tuner car, meron kang SUV. Galing, so galing, talagang may, nakikita mo din yung taste mo. Nalalabas mo siya in each different. Tama, car. Tama. Galing. Characterized siya as Mark cars. Yeah. Di ba alam mo yun, hindi siya yung parang kung ano-anong build lang. Yeah. So that's what I really like about your cars. Yeah. You know it's yours. Yes. We know it's yours. Signature. Kahit tanggalin mo yung sticker ng Mark Cars na yun eh. It's so, Mark Cars. Alam mo pare kung kanino to. Kumbaga, hindi pwede itago yung mga hindi pwede, alam eh. Alam mo na ito lang gumagawa niyan. Yes. Tama, tama. Sobrang dami talagang kotse na dumaan sa'yo, no? Sa mga kotse na dumaan sa'yo, ano yung parang pinaka at parang tot gamot na parang sayang, dapat di ko siya na-benta. The one that got away, no? Actually, yung huli, yung green, yung Huracan, kasi kumpleto eh. Oh. I got it at a good price. Naka-supercharge gawa ni KBH. Wow. Tapos, Baba Mileage, Apple Green, and then the interior is black and green also. Kasi the normal Huracan is black interior lang, plain. Yeah. Wow. Was this custom or was this already built when you got it? It's already built by KBH when I got it. So, that's nice. Pati yung mga bonnet niya, salamin na. Carbon. KW na front and rear lift. Oh, patalikod. Patalikod. Patalikod, meron. Oh, talagang ginastusan. Bush. Ginastusan. So, syempre, business first, di ba? Family first. Hindi natin kailangan magtago ng ganyan. Yes. Doon muna lang tayo sa mga classic Benz. Diba? Mga practical car. May mga madami ka rin mga classic cars na dumaan sa shop mo, sa mga showroom mo. Medyo doon na nga ako napupunta eh. Kumbaga, pag nagkaroon ako ng classic car, automatic, one snap, nabibenta ko. Kasi, na, how do you call it? Nahahalin tulad nila doon sa Benz ko. Na pag pumasayan kay Mark Cars, sigurado, quality. Okay yan. Yung Benz mo, for keeps talaga. For sure. Keeps. Yeah. For keeps in the LC, it's for keeps. Actually, yung Benz talaga, like, if I may ask, boss, what's your somehow idea or message to the people that's quite, like, building cars? Kasi sa amin, boss, to be honest, like, we build our cars kami, boss, and then sometimes there are times na mini-message kami, boss, tips naman on how to build cars, ganyan. So, a little bit, tips para sa mga nagbubuo. Actually, hindi nyo muna, sa mga nagsisimula, kailangan nyo talagang makuha yung gusto nyo muna. You should learn it. Na, syempre, yun yung nasa isip mo nung bata kayo yung gusto mo itsure. Gawin mo, kailangan mo ilabas yun eh. Tapos, pagdating mo dun ka na matututo kung ano yung mga kailangan mo. Pangit kasi yung parang, bro, okay ba to? Hindi naman ikaw yung... Hindi naman yung bro mo yung gagamit ng auto eh. At the end of the day, it's yours. You're doing it for yourself. You're doing it for yourself. Yeah. Kung ano yung dream mo, i-build mo. That's good. Yes. Parang nung, parang kakwento ko lang, ang unang car ko na maganda, yung LC ko na malaki. Hindi ako nagkaroon ng dream na magka-supercar. Hindi ko dream yun eh. Basta gusto ko yung nakikita ko, nilalaro ko sa computer ng malaking gulong. Yun na yun. So, nandyan na siya. Yun talaga. So, may mga iba na, bro, sarayang yung Land Cruiser mo, local. Baba mileage, manual, local, hindi siya converted. Tapos, tinaas mo ng ganyan. Tapos, parang, di ba? Parang, anong masaya ako eh. Parang yung nabilihan ko ng Benz. Iyo, lahat ng bumibili ng Benz na kasabayan mo, mga kaedad ko ah. Ano bang gagawin mo dyan? Sir, ito yung mga ni-research ko rin gagawin mo. Ito yung mugs, ito yung ano, tapos ilulong. Iho, parang ayoko na ibenta sa'yo. Kasi pinaghirapan niya i-restore. Sabi ko, buo yung auto no, nung nakuha mo buo yun. Buo yung auto ko. Pumbaga, 9 over 10 na yung auto. Wow. Konti na lang yung inayos ko. Grabe. Wow. So, sabi ko, kung bibilin ko to, syempre, gagawin ko yung gusto ko. Gagawin kong ganyan lang, stock di para hiniram ko sa lolo ko yan. Diba? Exactly. Mismo. Diba? So, kumbaga parang, yung image talaga, boss. Yeah. Oh, yung sa mga inga, yung tip doon, just build what you want to do what you want to do. Kailangan yung pagdaanan eh. Kasi kung hindi nyo napagdaanan yun, maghihinayang ka, papalitan mo lang rin. Huwag ka magtanong ng tanong kung anong masaya sa'yo, magpa-guide ka lang. Yeah. Okay, pero hindi siya yung masusunod. Magpa-guide o magpabuyo. Kasi minsan, okay din yung may taga-buyo eh. Pare, okay yan, pare, kunin mo na yan. That's kapitan yan. That's true. Kaya ako minsan nagtatanong din sa kanila, okay ba to? That's true. Minsan usually yung mga to, sabihin naman, pare, okay yan, kapit mo yan. Taga-buyo. At so art na. That's the same thing I would do to them. Sige nga, gawin mo nga. Gawin mo nga. Nakita naman natin yung mga builds ni Boss Mark. So I'm really, really... liking it. Personally, I really like it. So, thank you. Gusto ko lang na always unique.
Yeah. For example, Land Cruiser is for off-road or making it higher. Mm-hmm. Higher talaga. Higher talaga. Ilang, para lang malaman nila, boss, ilang inch lift ba yung LC? 15-inch lift. Wow. A normal LC80 goes around 2 to 3 inch lang, boss, di ba? So, yung baha sa expressway nung nisang wala araw, yun. Baliwala. Well, actually, nabaha ko ni Land Cruiser kaya hindi ko na siya ulitin ulit. Saan mo tinawid? Kumbaga, syempre, bagong build. Mm. Parang, may ano yung anak ko pa noon, parang 1-year-old eh. Oh, bumabag yun. Lahat tayo. Naghanap ka ng baha talaga. Naghanap kami ng baha, which is parang narealize ko mali. Yung mga nanonood, let's say ako, tip ko, kailangan nyo talagang pagdaanan lahat kasi yun yung itch natin eh. Yeah. Bro, naghanap talaga ako. Saan ba mataas? Sa Retiro. Bro, hindi ko na maalam na hanggang pangalawang palapag pala yung taas doon. Sabi daw, mataas. Hindi ko na maalam na hanggang second floor. Paano papasok yung kotse doon, di ba? So anyway, pumasok ako. Pumasok talaga ako ng, galing ako ng Banawe, pasok ako Retiro. Wow. May yaya, 1-year-old, nandun lahat sila. Tapos, Land Cruiser is Land Cruiser under yan eh. Yes. Kaya lang sinabihan ako ng yaya, nagpa-realize sa akin. Eh. Sir, yung baha po, nandito na sa bintana ako. So in short, gano'ng kataas yung bintana ng LC ko. Mm. So yung power window, makikita mo yung tubig gumagano na sa labas. Wow. Kaya naman, umahandar eh. Kasi the moment na ipasok mo na yung first gear, hindi ka na pwede mag-clutch eh. Tama. Kasi pag kinlutch mo yan, hihigop na yan. Diba? Mm. Sir, delikado na ho, wala na hong tao dito. Pag nabalaho tayo, wala akong re-rescue sa atin. Puta, oo nga pala. Kasi yung re-rescue sa akin, dapat mas malaki pa sa Land Cruiser ko. Or boat na. Exactly. Diba, boat na. So ayun, inatrust ko talaga. Kasi parang, sir, pag walang ilaw eh. Walang ilaw, kami na lang. Yung LED bar ko na lang yung nakikita eh. Yung headlight ko, nakalubog na. Yung wiper sa bintana, nakikita mo na yung tubig, gumaganon. So, inatrust ko talaga. Kinabukasan, yun na, pumasok na sa clutch ko. Pagbukas ko ng auto, naamoy ko na. Sabi ko, yung sound setup ko na simple na nasa ilalim yung amplifier, sira na yung amplifier, nabasa. So sabi ko, hindi ko na ulitin to. Kumbaga, na-instant ano tayo nun? Na-instant 80,000. Wow. Para lang makuha mo yung yung cutting yun, yung cutting yun. Pero at least, boss, napagdaanan. Napagdaanan. At least, tinry mo. Yun ang importante, tinry mo. Pero masyadong mataas, bro. Taas talaga. Sa Araneta, up na lang next time. Sa Araneta, kaya ko. Kaya. Makikita mo yung Land Cruiser, parang wala nang gulong, tapos yung kaha na lang yung gumaan lang, boss. Kala mo, naka-jet ski na yung ano. So, yun, thank you, Mark, for sharing us your stories. Oh. Sa pagsimula na yung business, sa family mo, at yung mga experiences mo na sobrang nakakatuwa din. And then, ako gusto ko naman mag-thank you sa'yo kasi bilang car dealership and family man and businessman, si Brian, sinali ako sa Tres movie. Minsan, criminal din tayo sa pelikula. Oo, nakipagbaring lang kami ni Brian noon. Di ba, Brian? First, I'm very happy na si Bri, I mean, we're really close. Now, we don't talk all the time, but we know that the heart for each other is there. Yes. Yeah. Family diba? Na rin. Yes, yes, yes. Sa Alabang, minsan nagkita tayo doon, di ba? So, hindi. I mean, imagine you guys, parang sabay-sabay tayo tatanda. And you know what? Yeah. What's happy with it? I have kids. In the future, magkaka-kids kayo lahat. Puta, di ba? Parang, sabihin natin sa apo natin, oh, yun, yung tito mo na yan. That's the fun part. Tapos malaki na yung mga tiyan namin. Tawa lang tayo ng tawa ng ganito. Yun, di ba? Those are the stories. Tapos sila na yung next generation. Yes. You see them go through the same things that we all went through. Yun yung laugh trip. Tama. At saka ako, gusto kong gusto ko mapagdaanan din ng anak ko yung hardships. Kasi, syempre, some of us, we have friends na hindi dumaan sa hirap eh. Pero what happened to them now or how do they value their life or their cars na kung anong meron sa kung anong meron. Really started good from alam mo yun. Yes. Alam natin yung hirap. Saka doon natututo eh yung sa mga failures. Tama. Doon talaga natututo eh yung mga ako doon din ako natuto talaga from nagkamali. Alam ko para malaman ko ano yung tama talaga, nagkamali talaga ako. So kailangan mga kids talaga madadaan talaga nila. It's really good that we get to showcase stories of yung success ng tao. But for you to be that successful, people must also realize that there's work that you really put in there. Yes. Like hard work really pays off and it shows. Yes. Parang I read somewhere, parang don't complain of something that you didn't get when you know hindi ka naman nagtrabaho para makuha. At saka you have to do
for the kasi car dealership, you always have to do your best in everything that you do. And you always have to put it in your heart. Yeah. Kasi kung gagawin mo lang yun, nagigising ka parang, ay, tra-trabaho na naman ako. Mabigat. Walang mangyayari sa'yo. Mm-hmm. Yeah. Diba? You should be happy every day. I enjoy doing this. Mm-hmm. And always think of the customer. Mm-hmm. Ano mo yun? Laging i-reflect nyo. What will happen if I'll be like this? What will happen if pumayag ako ng ganito? Yes. Always what if. Tapos, lagi tayo magdasal. Mm-hmm. Yun yung akin. Yeah, I mean, I always pray na to guide. Maraming masasamang pwedeng mangyari, di ba? Yes, yes, yes. Pwedeng puntahan ka ng masamang customer, pwedeng pwedeng may magpenta sa'yo, hindi magandang auto na magkakaproblema ka. I always pray na to guide me, di ba? Tamang tao na, hindi ako nagdadasal na, sir, God, bigyan niyo ako ng customer. I always pray na, please give me the right customer. Yes. You know, that's a good thing. Yeah. Surround me with the right people. Oh, yes. Di ba? Yes. Yun. It's really, ano, that's I go to Baclaran every Wednesday. Mm. Yun yung pinagdadasal ko. Yeah. Parang, di ba? Actually, in this episode somehow, boss, like, ang nagugustuhan ko is the quotes and the lessons that you're actually giving us, to be honest. The wisdom. To be honest, like, yung mga nasasabi nyo ng mga ganyan, boss, na, syempre, in our perspective, kala namin, boss, na talagang dami mo ng kotse, ganyan, wala, and all. Ilan lang. Pero when you tell it to us, the stories behind those yung cars. Hardships. Yung hardship, it's really the part that actually gives me goosebumps. Yeah. Kasi syempre, lahat pala talaga, pinagdadaanan yun. Yeah. And it's good. Saka training din ng parents. Ah. Training ng parents ko. I really like that. I really like that. That's a good thing. I hope to do this with you again, bro. Game, pare. Bring in some more friends, pare. Yes. Diba? Definitely. Marinig natin yung mga kwento nila. Yes, yes. Anything that you want to say, pa, pare, before we close this episode? I wanna thank Manila Street Chronicles for giving me an opportunity to be here. Banawi boy, Kevin Cardo. Sir, thank you for everything. Imagine, parang, I know you have lots of friends, especially you, Bri, and you choose me to be here. And one of the, ano ba to? Pangilan ba ako? Well, one of the... Pangatlo, pare. Diba? Third. Pare, I mean, you're Brian Revilla and bro, alam mo yon, sira. Ako pinili mo. Stop gaslighting, hindi, bro. Hindi, bro, diba? Ang dami mong kaibigan. Diba? Ang dami mong kaibigan tapos napili mo ako. Very thankful ako dito. It's more of sharing din, pare, of what my friends know. Yeah. Sharing them the knowledge na binigay nyo din sa akin nung natutunan ko din sa inyo. Kasi pare, ako, I've seen how you done your work on paano mo binuo yung brand mo. Yeah, pare, ultimo, di ba, isa sa mga unang auto na nabenta mo, pare, auto pa ni Owen. Oh, auto ni Owen. Auto ni Owen. Yung pare, sa lahat hindi nakakalam. Si Owen, si Owen's been there for the longest time. Nakaibigan din nila Mark nung araw. Oh. Ako naman, during yung live, may nag-message sa akin, si Luis, yun, sa Lasal. Message na, dapat sila Mark Martinez, may interview niyo. Totoo. OG yan. So, yung live, as in, lumabas yun. Yeah, afternoon yun. So, perfect. Thank you. Diba? Mark so, Martinez. Talagang iba. OG, Mark Martinez, Mark Cars Moves, yo. Yes, sir. Yes, sir. Pasok na rin natin kung if ever sino pang pwedeng i-guess. Yeah, comment down below. Diba? Yes, sir. Yeah. Saka kung hindi nyo napapansin, iba yung background natin ngayon. Oh, yes. Oo nga pala. We'd also like to take time to thank you guys for making this possible. Kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi siguro kami magpupursige na magkaroon kami ng sarili naming space. Yes. Kasi dati nung nakikigamit lang kami. So ngayon, meron na. Tayo. Now we actually do have our own space, which actually makes it much more easier for us to give you guys more content, share you guys more stories, and let's see kung ano pa mga projects na magagawa namin definitely in the near future. So it's something that worth sharing to you guys about. We'll talk about it more as we move on sa mga iba mga episodes ng podcast natin. So, tsaka ako full support si Mark Cars, bro. If you need anything, sabihan niyo lang ako. Bro, share mo pala yung mga social medias mo. Yes, okay. Definitely. Again, my name is Mark Martinez of Mark Cars Trading. My showroom is located at P2Azon, corner 16 Avenue, Cubao, Quezon City. We have a page on Facebook, Mark Cars Trading and Services Corporation. And I have Instagram, Kuela, yung mga stories natin dyan. It's like my business and personal Instagram. Mm-hmm. Markcars_trading. Panoorin nyo yung mga story para good vibes lang tayo palagi. And yun. Laugh trip yung mga kwento na pinapakita mo dun sa stories mo, pare. Like yung family mo. Hindi ako nag-hard sell, ha? I mean, video-video lang ako. Kalokohan, di ba? Tapos mamaya may lalabas ng auto, boss. Nakita ko sa background mo habang nagkukulitan kayo, may ganitong auto. O, gusto mo? Benta na agad. Ayun. Thank you, Mark. All right, thank you very much. Thank you very much. Thank you, thank you. Thank you, bro. Mahal na mahal ko kayo.
Thank you. Thank you. We love you too, pare. All right. So, ayun. Tapos na po ang isang episode na naman ng MSC Podcast. Thank you guys sa lahat ng mga nanood. Thank you sa lahat ng mga subscribers natin. So, sa susunod, kita-kita tayo ulit. Next week, sino guest natin? Si ano yan? Sikat yan eh. Yung next na guest natin. Very controversial daw. Controversial? Nako. Maingay yan sa Facebook. Abangan natin. So, looking forward to that. So, guys, all right. Keep safe. God bless you all. Peace.